Magandang araw mga ka-road trip. Ngayon naman, meron ako sa inyong papakita kung paano gumawa ng pattern pang chinelas. Palala lang, ang lahat ng mga diskarte ko dito, personal experience, wala namang kasing formal na eskwelahan para sa paggawa ng chinelas. So, ang natutunan ko kasi, pattern paggawa ng sapatos. Dati akong pattern maker ng sapatos. Kung magsasarili na ako ng business, yung experience ko sa sapatos, yun na rin ang ginamit ko sa actual na paggawa ng chinelas. So, kaya wala tayong, kung technical lang hanapin niya, wala dito sa akin. So, more on na lang ako, business side ng paggawa ng chinelas, kung paano nyo pakinabangan yung paggawa ng chinelas, at the same time, paano kayo kikita. So, ito, paggagawa kayo ng chinelas, kailangan nyo ng pattern. Para makagawa ng pattern, kailangan nyo itong mga gamit na to. O, gunting. Siyempre, eraser. Itong matulis na to, ang tawag nito. Tornilyo lang, tinulisan ko lang ito para pang tusok lang, pang marking. Siyempre, kailangan nyo ng marker. Mechanical pencil. Maganda kung yung medyo branded ang kunin nyo. Root ring o kaya Staedtler. Para yung mga bala din niya, kailangan din yung branded para hindi madali maputol. Tulad nito, ito yung bala ng mechanical pencil. Ito po yun. Pag yung mga Best Buy kasi o kaya kung anong brand lang, marupok. So, kailangan nyo medyo matibay. Siyempre, divider, hindi po ito compass. Yung compass to na pinalitan ko ng ano, para maging divider. Yung divider kasi na normal, di ko masyadong kabisado gamitin kasi wala siyang lock. So, ginawa ko yung compass, siyang ginawa kong divider para mayroong adyasan dito. Pwede nyo paliitin. Ayan, pang transfer ng mga sukat. Pwede rin palakihin. Ayan. So, ito, importante ito. Compass po ito na ginawa kong divider. Ito yung mga gamit. Siyempre, ito pa rin. Liha, kailangan nyo itong liha na ito. Medyo pino lang. Pang kinis ng mga gilid ng pattern. Pag medyo mabako-bako yung pagkakagupit. Ito pang uli, yung cutter. Mas maganda itong cutter na ito. Stainless yung hawakan. Sa National Bookstore may nabibilin to. Mas maganda itong manifest kasi pag magugupit kayo, hindi masyadong mahirap. Siyempre, panghuli, yung bala ng cutter. Ito. Inti spare blade. Maganda kasi itong inti, matulis. Ito yung bala niya. Ganyan. So, ganyan lang po pagpalit niyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Matulis yan. So, ayan. Ready na tayong magawa ng pattern. Nga pala. Siyempre, gagawa ka ng pattern ng chinelas. Kailangan mo rin ng kartulina. So, balik lang natin. Para hindi delikado. Ayan. Sabi natin. Kailangan nyo rin pala yung kartulina. Maganda yung, kung yung kartulina na medyo makapal, parang cardboard na siya, para hindi siya madaling mabaluktot, di madaling mayupi, para pwede nyo gamitin pang marking. Siyempre, kailangan din pala nga ng roller, di pwede walang roller. Kung meron kayo nitong tape measure na pang footwear talaga, kailangan din to. Siyempre, yung regular na medida, kailangan nyo rin to. So, ito yung mga kailangan natin. Minsan, di naman lahat magagamit sa paggawa ng pattern, pero dahil paggawa ng chinelas, kailangan lahat ito meron pa. So, ngayon, ito pinaka-importante sa lahat, yung ulma. Siyempre, gagawa ka ng pattern. Saan mo gagawin? Di sa ulma. So, ito na ngayon tayo, no?
Oh, kailangan din pala ng ballpen. So, sisimulan na natin, no? Gugoy tayo. Gagawin natin nga, gagawin nga pala natin, ito yung model, nelas. Gagawin natin, yung pattern nito. So, sa una, ito, kailangan nyo itong hulma, may nabibili nito sa materialisan kay Eng, sa supply. So, guguhitan nyo to, katulad niya. Kung meron kayong, ano pala, chinelas na pag kukopyahan, may chinelas kayong gustong gusto, pwede nyo na ito direkta dito. Ito, size 7 yung chinelas, o size 7 yung pulma natin. So, pwede nyo na ito dito iguhit mismo. Yan. Ito ang tamang adjustment ng likod, pantay sa dulo ng chinelas. Tapos, pwede nyo na ito iguhit. Ayan. Kung meron kayong paggagayahan. Again, ha. Ang tuturo ako base sa pang-negosyong diskarte, ha. Hindi pang-technical, ha. So, kung meron na mga marunong, pasensya na po kayo. Ito yung alam ko, kaya ito yung binabahagi ko. Experience diskarte. Okay. So, ayan. Meron na tayong nagawang guhit. Ngayon, susukatin natin itong ilang mm itong strap na gagamitin. So, dito, lumalabas 15 mm. Gugupit tayo ngayon ng gamit yung cutter na pinakita ko sa inyo. Kailangan natin gumuhit ng diretso. So, puputulan muna natin ito para maging diretso. Nga pala, kailangan nyo rin itong board. Cutting board. Pang architect. Kailangan nyo ito para pwede kayo mag-cut dito. Para mas madali yung trabaho. Tapos, susukatan natin ngayon yung sukat ng strap. 15 mm. Yan. Dalawa nga palang piraso. So, dalawang 15 mm. Yan. Wala pa muna tayong sukat kung gaano kahaba. So, parang ano lang, tumaples. Sorry. Ayan, dumaplis tayo. Ayan. O, isa pa ulit. So, kailangan din maano yung pulso. Since nasira, gagawa tayo ulit ng isa. 15 mm ulit. Ito yung gamit pa nga pala itong screwdriver na to. Tinulisan ko. Pangmarka. Kasi, mas maganda siyang pangmarka kaysa sa lapis. Yung lapis kasi medyo malaki yung guhit nun eh. Luling ako. So, yan. Meron na tayong dalawang 15 mm. Ito yung magrepresent dito sa dalawang strap na to. Ngayon, base sa guhit natin dito sa hulma, susundan natin yung guhit natin sa hulma. Yan. Mamarka natin gamit yung lapis kung saan siya gitna ng butas. Yan. So yan, namarka na natin, ano? So, kabila din, subukan natin markahan lang din. Susundan natin yung guhit. Yan. Amarkahan din natin siya. Yan. Tapos, upitin natin yung marka na yon. Yun. Kung medyo
malabo, di dudoble nyo yung marka. Yun. Ayan. So, nakagawa na tayo ng strap ng naayon sa korte. So, pag pinagdikit natin yan, ganyan na yung magiging itsura. So, ayan. Kung wala kayong hulma, halimbawa gusto nyo kumuha ng sinelas sa probinsya kayo, halimbawa, din yung hindi kayo makakuha ng hulma, pwedeng sapaan nyo mismo sukatin. So, ipakita ko sa inyo, pasensya na kayo sa aking paang makalyo, pwede dito mismo, ganyan, yan. Diyan nyo mismo susukatin yung strap para magkorte kung saan siya babagsak. So dito, lumalabas dito, medyo bukaka pa yung ating ano, yung strap. So, kung ano yung bagsak dito na gusto nyo, pwede na dito yan. Ganyan. So, kung sa probinsya, kung meron naman kayong hulma nito, so ganda sa hulma. Ayan, ganyan na siya. Sukatin natin siya. Ayan. Kita nyo. Tapos, susukatin natin yung kapal ng material. Ayan. Tapos, markahin natin to para sa kapal ng goma. So yan. Tapos dadagdag kayo ng halimbawa ganyan na yung bagsak niya. Dadagdag kayo ng maba. Yan. Kasi kailangan mag-ikis siya dito. Yan. Ganyan ang mangyayari. Kung wala kayong pantahi ng ilalim, dapat mag-ikis siya para matibay. So, ganyan yung magiging haba. Yun. Tapos yung kabila naman, ayan. Ganun din po gagawin natin. Mamarkahan. Yun. Tapos sukatin din natin yung kapal sa gilid. Ayan. Tapos estimate natin yung lusutan itong dito sa ilalim. Tsaka tayo magpasobra din. So more or less ganyan. Ayan, compare natin yung dalawa. So dito lumalabas halos pareho lang. So pag ginanyan nyo halos pareho lang. So okay na siya. Kahit isa na lang yung gamitin yung pattern. Yeah. So, ayan po yung ano, yung nagawa na natin na pattern. So, dalawang piraso para ma-forma natin ganun. Tapos ito naman yung kukuha natin ng pattern. So, para makuha yan, gamit na tayo ng tape measure. So, sukatin natin dito. Itong ginagawa natin po, mayroon tayong pinanggagayahan. Ano? Usually naman, lahat tayo may chinela. So, pwede tayong magkukuha na ng idea. Kasi nga, hindi natin kabisado yung technical matter nitong chinela. So, gawa na lang tayo ng mapagkukuha na ng idea. So, ito, 2 inches. Sa 2 inches na yon, so, ganito, 2 inches plus, pati natin yung goma. So, malabas ito, 1/4. So, 0.25.
Ngayon, tansyay natin yung pinanggalingan na yon. Kailangan yung strap natin ng na maliit na yung, kailangan abot hanggang dito para hindi siya mahuhugot. So sukatin natin galing dyan. So magdagdag tayo ng 7 inches plus 7. Ngayon, ang diskarte, kita nyo, nakatupi ito, di doble. So, ang mangyayari, yung isa nitong strap, papunta sa labas, para hindi siya mahuhugot ng mabibiyak dito, kung papunta siya sa labas, so may kontra. So, yung doble, galing dyan, tapos, so magkaroon siya ng 1 inch na paakyat. So plus 1 inch tayo, no. Plus 1 inch. Tapos yung dodoble naman dito, yung kabila, yun na nga yun, yung 7. So nandiyan na yung 7. Tapos itong paakyat doon, kaya plus 1 tayo. So bali ang mangyari dito, ito nga pala, dahil doublet, times 2 siya. So, lalabas sa kanya, 4. Tapos itong 0.25 times 2 din, so magiging plus 0.5 siya. Yung 7, solo lang niya pababa. Solo niya lang, kaya 7 lang siya. Tapos yung 1 inch pataas, solo niya rin, kaya 1 lang. So, lalabas, 4.5 plus 7, 11 plus 1 equals 12 inches. 12 inches yung pinaka tukod ang tawag namin dito. So ngayon pwede natin siya gawan ng pattern din, para meron tayo nakatabi. Gawa tayo ng pattern na 12 inches. Gupit tayo ng 12 inches. Puputol lagi na tayo ng ano, ng konti para madiretso. So, sukatin natin ulit yung laki. Ano lang to? 12 inches lang. So, 12 lang. Suka tayo ng 12. At 12 mm pala. Ito nga pala, ito ang inches. Itong kabilang maliliit, mm. O si, mm yung unit niya dyan. O centimeter yung sukatan dyan. Ito nga pala, pag natutuldukan nyo na siya nito, din nyo na kailangan lapis. Mas madali rin siyang sabitan ng cutter, yung kasi nakalubog. So, madali siyang gamitin. Yan. So, nakagupit na tayo. Susukatan natin siya ng 12 inches. Yun. Guitan. Tapos, gupitin. Yun. Meron na tayong pattern pang tukod. So, ang magiging tupi niya dito, yung sobra niya dito na 1 inch plus yung 0.25 plus 2. So ito yung magiging tupi niya. Ganyan ang magiging tupi. So, itong sobra papunta sa likod, tapos itong naman dito papunta sa taas, magiging ganyan siya. Dito sa likod, magiging ganito siya. Parang ganyan. Ganyan. Okay. Kompleto na yung pattern natin. Meron pala akong, ano, isa-suggest.
tuloy ko lang ulit. Wala tayong technical masyado dito ha. Ito, binabagi ko sa inyo para pwede nyo maging hanap buhay. Wala kayong habulin sa akin na saktong sukat. Kasi, kahit paano, lumaki yung gawaan ko ng base lang sa experience, sa tingin ko. Merong mga marunong, kung gusto nyo namang maging expert talaga o gusto nyo yung sobra-sobrang saktong sukat, may mga expert naman na willing magturo. Medyo mahal nga lang ang bayad. Sa akin, ayon sa research ko na rin, marami na ako nung patunayan na yung mga diskarte, hindi ko na kailangan yun, kaya lang hindi ko masabing tama yung ginagawa ko. Basta akin, nagagamit ng maayos, maganda yung fit naman sa paa, kasi siyempre na-research ko din. At importante, pinagkakitaan natin. Kung sukong kayo matututo, kung gusto nyo i-develop siya ng perfect o ayon sa mga standard, pwede kayong mag-research na lang sa YouTube, sa internet, meron naman. Ito naman sa akin, meron naman ako mga basehan, kaya lang mahirap ituro na sabihin kung tama. So ano lang tayo, pang negosyo na technique. Ayan, ngayon, meron na tayong pattern. Meron, kumpleto na tayo. Ito para dito, tapos ito para dito. Ano na lang ko lang, yung pattern nito, apakan. Noong una ako nagsisimula ng paggawa ng tsinelas, wala akong ginagawa, binabakat ko na lang. Yung kung meron kayo tsinelas na gustong gusto nyo, o yung ginagamit nyo, dahil gusto nyo lang magkaroon ng hanap buhay, yung kagawa-gawa ng pansarili, binabakat ko na lang siya. So usually, hindi ako sa ilal ganito nagbabakat. Kasi tulad nito, may lantik, mahaba to. Mas mahaba to kaysa sa inarap. So ang ginagawa ko, nakataob. Yan. Yung technique ko na to, pwedeng may mga magalit sa akin nito dahil sa discarding ganito. Pero, sabi ko nga, yung minabagi ko, yung experience ko lang. Kung pakinabangan nyo, mas maganda. Kung hindi naman, okay lang, at least nanood kayo. Umabot na kayo dito sa part na to, nanood kayo ng video ko, natutuwa kayo. So, okay na sa akin yun. Kung mapakinabangan nyo at maging hanap buhay nyo, mas maganda. So, ganito ako magbakat. Ballpen nga pala ako sa una. Ayan. Okay lang, medyo ano, medyo sabihin natin pamali-mali sa una. Kayo na lang bahalang mag-adjust-adjust. Kasi ganun din naman ginawa ko. Sabi ko nga, wala namang eskwela na nagtuturo ng tsinelas sa Pilipinas o sa Marikina. Kanya-kanyang discovery. So yan, nakagawa na tayo ng apakan base sa tsinelas na available. So ayan, iayos lang natin yung mga gilid-gilid bago natin iwain. So ito, ito yung gamit ng cutter. Pwede naman gunting. Depende sa nakasanayan nyo. Pero kung di pa naman kayo sanay gumamit ng gunting, dito na kayo magsanay sa cutter. Kasi mas maraming parte na kailangan nyo yung cutter. Buti nang masanay na kayo sa cutter. Yan. Ito, nakagawa na po tayo, no? So, madali lang gawin yung ito kasi nga, nagbakat lang tayo. Kung gagawa kayo ng tsinelas at balak nyo gawing hanap buhay, pumili na kayo ng tsinelas na pinakagusto nyo. Yun yung bakatin nyo. Katulad ng sinabi ko, mas maiksi yung padron ng
padron ng ibabaw kasi sa ilalim. Oo. Dito parang pumaparehas lang. Pero pag inunat nyo kasi itong tire sole, mas mahaba siya. Kaya siya umaangat yun kasi mas mahaba siya. Yun yung sikreto ng pag-angat. Kailangan mas mahaba yung padron ng ilalim kaysa dito. Kasi kung pantay lang siya lalabas. Kung mas maiksi yung ilalim, tutuwad naman siya. So ito yung mas maiksi, kaya dito yung baloktot niya. Ayan, meron tayo. Ngayon, isa sa mga paraan ko dati, nung bago pa lang ako nagpapadron, ito mismo, dito na ako kukuha ng bakat. Ganyan lang ako gumawa. Ayan. Ganyan-ganyan lang ho tayo. Matatanda naman ang mata natin yan eh. Sabay tusok. Kung saan yung tingin nyo. Ayan. Oh. Ngayon, gusto mo silipin pa. Pwede rin naman sukat-sukatin nyo pa to. Ayan. Press. 4.5. So, tatransfer nyo dito. Oh, 4.5 sukat natin. Subitin tayo. Pero may bilog kasi yan. So, saktong tayo sa 4.5. Tuloy na. Hindi naman yan ang putol. So, ano? Dito na ayusin natin. Okay. Ngayon, ito dito sa kabila, 3. Saktong na tayo sa 3. So, yan yung bilog. Ganun lang kasimple pagkuha ng butas doon. Pero yun nga, kaya kung gagawin nyo itong hanap buhay, kung pa sarili lang, kahit anong chineres kunin nyo, pag gagawin nyo itong hanap buhay, tapos kulang naman kayo sa kaalaman pa, pwede rin namang wala kayong access kung sino pwede magturo. Ganito na lang kayo ngayon. Pili kayo ng chinelas na yung gustong-gusto nyo. Yung tingin nyo maganda. Pwede yung road trip na rin kuha nyo. Pwede rin naman yung mga brand na dati nyo ng paborito. So, yan. Tapos ganito rin dito. Balala ulit ah. Hindi to ako technical expert sa pag ninegosyo yung akin anak buhay. So, ayan. Ganyan lang po ako magduwa. Dati, meron na akong bagong parang yan dahil nga sa mga natutunan ko, may nagturo na rin sa akin si Kuya Rodin tsaka si Noel Box. So, meron na akong discarte na mas technical. Pero itong tinuturo ko sa inyo, yung paraan ko noon dati na mas madaling gawin. Pag may mga technical matter kasi pagka hindi mo nakuha, isipin mo hindi mo kaya. So, dadalawang isip ka pa gawin yung chinelas. Pero kung ito nga, by experience lang, mas madaling gawin. So, ayan. Ayan, nakuha ko na yung marka. Ito. So, sukatin ko naman. Ayan. 11. Dito sa kabila. 14. So, sukat ako dito ng 11. Saka ko, ganito yung paggamit ng kumpas ng kamay. Mano-mano ha. O, didikit nyo lang dito sa unang guhit nyo, tapos gaganon nyo na. Meron na yan. Tapos, guhitan mo ng pangalawa. Ayan. Kabila din. Ito sa kabila, sukat ko kanina, 14. Mas malaki sa kabila. So, yan. Mas malapad siya, 14. Guhitan mo na rin ng pangalawa. Ayan. Ito nga pala, dagdag ko na itong turo ayon sa bago ko natutunan. Kunin nyo yung pinaka pantay. Yan. Tapos adjust kayo dito ng 2mm. Yan dito. Ito may araw ng konting technical na ito ha. Pero hindi ko pa ito sinasuggest na masyadong technical. Diskartehan nyo lang muna kung ano yung kaya ng isip nyo. So, kung
gusto niyo nang sundin yung pagiging technical, okay naman. Ito, sukatin niyo ngayon yung, hindi yung lapad nito ha, kasi pampahiga to eh. So, susundan niyo yung lapad ng pahiga. So, dito, lumalabas, ang butas niya kailangan 22. So, 22 mm. 22 mm din sa kabila. Pero yun nga, kung mapansin nyo ito ha, mas maiksi na siya ng konti. So, ganito rin dito. Mas mataas naman siya ng konti. So, yan. Kung meron tayong pang marking. Ito na naman yung gamit ng cutter. Kaya minsan, kung gusto nyo, lahat ng kilos nyo, puro cutter, pwede naman. Kaya lang, kung wala kayong cutting board, so, mapilitan kayong gunting. Pero pag wala kayo nitong cutter, di nyo mabubutasan to. 11 by 14. Yan lang available na. 750. Kapalag kami eh. Ito na ngayon. Butasan na natin yung pattern. Yan. Ito yung gamit ng ating cutter. Dito magagawa ng gunting. So kung gusto nyo gawing profession naman yung pagpapattern, kabisaduhin nyo yung cutter. Nga pala mga ka-road trip pattern maker ako ng sapatos sa loob ng 5 years. Artist ako sa rubber shoes ng 3 years tapos pattern maker ako ng sapatos for 5 years. So ako nakaisip kong sarili. So yun, nakagawa na tayo ng ano, marking. So, ito yung bago ko natutunan ha. Dati kong mga pattern, pantay pa yung butas. Tapos ito ngayon yung bago ko, medyo mababa pala dito dapat. Pero, again, ito yung technical idea na bago kong natutunan. Pero ito yung naman yung gumagana dito sa Pilipinas na mga diskarte. Hindi naman to pansinin masyado. So, kailangan lang natin sundin kasi itong iba pinag-aralan kasi ito eh, yung bagong style. So, unti-unti ko nililipat sa gantong idea yung mga pattern ko dito. Kung ano yung mas tama. Pero hindi nga yun halata. Hindi masyadong pansinin yun. So yan, nakagawa na tayo ng pattern. Meron na tayong, ito nga pala yung gamit nito. Siyempre, pag guhit nyo dyan, mayroong mga bako-bako ng konti. Yan, pwede nyo liyain para maging smooth. Tricot. Merong matulis. Yan. Yan ang gamit po nitong ating liha. Sa praso na to. Para maging bilog yung mga dulo, hindi makanto. Importante to kasi pag gagawa na tayo ng marami nitong pattern, ididikit natin to sa yero. O mano-mano eh. O kaya papagawa natin ng talim. Kailangan walang mga kanto-kanto. Mas bilog talaga. So, kailangan natin ayusin ito. Tulad ng ayan, so gagawa tayo ng pattern nito, halimbawa pattern to ng cruiser, so kailangan maayos yun. So pag may mga kanto-kanto, kailangan natin lihain yung gamit ng ating liha. Yan, kompleto na tayo, nakagawa na tayo ng complete pattern para sa chinelas. So ang gagawin naman natin ngayon, papakita sa inyo kung paano gawin, buuin yung chinelas na to. So hanggang dyan muna, maraming salamat. Ano nga pala, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, tapos follow sa Facebook page ng Road Trip Sandals. Road Trip Sandals sa YouTube, Road Trip Sandals din sa Facebook. Maraming salamat at tingnan nyo ulit yung paggawa naman ng pag-transfer nito sa actual. Ako naman ang nagbibideo, si Angelo naman ang magagawa. Maraming salamat. Yan. Sige. Okay.
Tuloy natin ang ilaw. Sorry. Hindi pa kami tayo. Pa, ano naman natin, tingnan natin si Angelo kung paano niya gagawin. Ito, ito yung, nga palang ano, nakikita nyo ngayon, ano siya, siya ang pamputol ng straps. Pwede naman siyang putulin gamit ang gunting, pero kailangan natin sunugin yung dulo. Para hindi siya nagimulmul. So, tingnan nyo. Kasi ito yung chinelas na ginagawa namin. Ito yung usual na mga chinelas na pwedeng gawin kahit saan. Kasi may nabibili nitong mga strap na to kahit saan. Ito yung ginagamit din pang ano, pang tali ng manok. Yun. Pwede rin yung gawin to sa mga luma na bag, lumang mga belt. Makagawa kayo ng strap ng chinelas. Tapos yung guma naman, nabibili ito sa mga ano, upholstery. Ayan, yung ginagawa niya. Pinuputol niya. Diba, malulusutan pa ba yan ang pong kahit kaso? Gupit muna. So, yung ginawa niya, pinutol niya. Sige, magputol ka nga ng isa pa. Usually, oh, pinuputol lang ganon. Kaso, itong gagawin namin ngayon, merong pinapalaman, kaya hindi pwedeng putol niyan. So, papasuin na lang namin siya ulit na huli. Ayan. Kailangan niya putulan ng gunting para manatiling bukas yung butas. Ayan. So, ang gagawin ni Angelo ngayon, tatlong pares. Itabi mo muna ito ay nung putulan para makabilo ka. So pag magtatrabaho kayo tapos medyo malabo na mata nyo, kailangan nyo itong dalawang lampshade. Itong lampshade na nawabalok-balok to. Ayan. Pares pala yung... Paresin pala. Oo, oh, sige. Sige, paresin muna para ano. Lumaya, pag tayo medyo... Ayan. Nakita nyo yung pagpuputol. Tatlong pares itong gagawin natin para maganda yung presentation natin. Kita nyo talaga yung... Pag isa lang kasi masyado mabilis. Oo. Oh. Ayan. Pagka nakuha nyo naman mabilis, pwede nyo naman i-fast forward o skip. Ayan. Yung ginawa natin pattern ngayon, pwede na mag-produce ng marami, kaya kailangan may pattern. Kung isa lang gagawin nyo, pwede actual na. Yun yung importante ng pattern. Kaya minsan, kailangan nyo talaga ng marunong mag-pattern. Kasi pag hindi, marami masasayang ng materyales. Halimbawa, magpuproduce kayo ng 1,000, kailangan tama yung pattern doon. Kasi pag mali yung pattern, yung buong 1,000 mali. Mahirap mag-repair. 1 beses lang naman kayo magbabayad ng magpa-pattern kung kailangan ng taga-pattern. Kung titingnan nyo, simple lang yung pag-pattern. Simple lang yung ginawa ko, pero siyempre kung wala pa kayo experience mag-pattern, matagal yung gawin. Ako kasi siyempre, lagi namin ginagawa. Saglit lang yon. So, yan ang ano, inalagyan niya ng slice foam. So, yung slice foam, mas maliit yung sukat niya kaysa doon sa strap. Hindi ko na napakita sa inyo paano gumawa ng pattern noon, pero usually yun. Babawasan nyo lang, susukatin nyo yung loob ng strap. Tapos gagawa kayo ng pattern ulit para doon sa eksaktong sukat lang. Saktong may sulot siya, hindi mahirap. Yan. Itong ginagamit namin na stick, ano yan, yung alambre ng payong nasira. Ayan. Para mailusot siya doon. Kaya naman nilalagyan ng palaman, ng slice foam, para
naka-forma yung chinelas. Mapansin nyo, nakatayo ng maayos. Kasi pag walang palaman, nakadapa siya, malambot, lupay-pay. Pero depende sa inyo yung kung anong gusto nyo. Marami namang gumagawa na hindi nilalagyan ng foam. Lupay-pay nga lang. So kung hindi naman makakasagabal yung foam, lagyan na natin. Ayan. Yung paggawa ng chinelas, tiyagaan lang sa umpisa pag nasanay na. Doon kayo kikita kung siyempre bibilis din yung pagtatrabaho nyo yan pagka nasanay na. Dati, nung nag-umpisa pa lang ako maggawa ng mga padron, hindi pa uso nun ng YouTube. So, mahirap mag-research. So ngayong nauso na YouTube, ang dami ng mga video na pwede niyong pag-aralan. Naisipan ko lang maglabas din ng sariling video kasi Tagalog sabi ko gagawin ko kasi kalamihan ng mga video, hindi niyo maintindihan yung sinasabi. Hindi siya English, ibang langguwahe. So gawa din ako ng video ko na mas maiintindihan ng maraming tao. Yun. So, ayan. Sinusulutan pa rin ni Angelo ng mga slice foam. Mas pinili kong tatlong pares ang gawin para nga makita nyo talaga kung paano. So, ayan, paulit-ulit nyo na nakikita. Mas madali siyang tandaan. Ito nga pala yung ano, yung mga chinelas na nangyari. Ito yung sinasabi ko, pagka walang foam, maano siya, lupay-pay. So iba pa rin pag may foam. Manipis lang kasi siya, may butas. Ito nga palang putulan na to, transformer lang to, yung mga electronics dyan, umayos ng electric fan, umayos ng radio, alam nila to gawin. So pag sinits ito, magbabaga itong alambre na to, tapos yun na yung makakaputol. Ang diskarte nito, parang yung mga sindihan ng sigarilyo sa mga tindahan, sari-sari store. Pag pinindot nyo siya, magbabaga siya. Yan. Unti-unti siyang magbabaga. Hanggang pwede nyo na siyang putulan. Ayan, nakita nyo. Magbabaga. Yan. Ayan, madali na siya matapos. Ito pala. Ayan na nga. Yun yung ating, ano, yung diskarte. Yung mga naiinip, pwede nyo ito po i-skip papunta sa mas madaling matapos yung panonood. Yung mga ano naman, gusto talagang makita yung actual na ginagawa pa. Gaano ba yung kahirap, gaano ba yung kadali. Ayun, minsan ano, kakaloko-loko din. Nabuhol. Ayun. Ayan, direto na. Angelo, huwag mo na muna gawin yung blue. Ayan. May ano ng pagputol. Kasi, ano tayo, di ba? Susunog. Ayan. Ayan, yan naman yung magiging gamit nito ngayong pangsunog natin. Sige. Ayan. Susunogin siya para magdikit. Pagdidikitin, ayun. So, ayan, meron siyang palaman. Kasi yan, nasunog pa siya. So, para mas
matibay siya, hindi siya maghihimulmul. Kung pansin nyo, may mga tsinelas na naghihimulmul sa gitna. Hanggang unti-unti na siyang matanggal. Kasi nga, hindi na sunog. So, yan sunog, hindi siya maghihimulmul. At sisigsagan pa namin yan para talagang super tibay. Ayan. Tapos na. Ayan, balik mo sa yun pa. Kumaya tayo magsigsag. Ayan. Tuloy ulit yon. Nakita nyo yung pagsunog. So, ayan, nakadikit na siya. Kung wala kayong tahi, sigsagan, pwede na ito mismo. Nakaganto na. Matibay na rin to. Siyempre, tayo, may brand na tayo na pinagmamalaki, kaya kailangan natin itong sigsagan, tahian para super tibay. Ayan ulit, patuloy natin yung susulutan niya. Tapos, pagkatapos niyang, ano to, sisigsagan naman natin siya. Magpuputol tayo ng video, dudugtong na lang natin ulit. Pagdating sa sigsag. So, nakita nyo, nakakompleto ako ngayon ng ano, from pattern hanggang sa paggawa ng upper. Marami na kayong nakitang video po pa na paggawa ng sapatero. So, yung from pattern, isa-isay natin yung gawa ng pattern, ay ng video yung paggawa ng pattern. So, ayan, nakita nyo, merong madali isusulot, meron ding may wrap. Ayan, nagawa niya na. So, ayan, on na ulit. Ayan, magbabaga na siya ulit. Ayan. Tapos na. Ang susunod na gagawin, sigsag. Ang magputol ka nung ano? Araw. O pang tukod o araw. Ayan. Yan po, ginawa natin pattern. Ang mga pattern po na ginagawa natin, pwedeng kapos, pwedeng sobra, kasi nga, papel lang yung ginamit natin. Pag actual na merong mga adjustment na konti doon, so, i-adjust na lang natin. Kasi, pag gumawa kayo ng pattern, kung gusto nyo gamitin siya sa pang isa lang, okay lang yon. Pero pagka gagawing mass production, kailangan siya i-trial lahat ng size. Para kung ano man yung kailangan i-adjust, may adjust siya sa unang mga unang pares. Para pagdating ng libuhan, yung mas eksaktong pattern ng magagamit natin. SOP nga pala yon na kailangan i-size run trial yung mga pattern. Hindi pwedeng diretso. Lalo na kung marami ang bultuan. Yung pa, kunti-unting sobra, pag naipon, mga ilang pares din yon. Pag kulang naman, unti-unting kulang, yung pwede makasira din sa quality. Kailangan, eksakto talaga. Ayan, so, ayan na yung mga strap. Kompleto na siya. Ito nga palang tinilas na to, ang pangalan nito, Traveler. Yan. Ligpit. Ayan, ready na. Punta naman tayo sa paggawa ng pagtahi. So, itong gagawin naman natin ngayon yung
sa zigzag. Para gawing matibay yung dugtungan. Putihin, putulin yung mga sobra-sobrang sinulid. Okay. Ayan, gagawin naman natin ngayon yung paggawa na ng upper mismo. Tayo natin yung kama. Pag nilinis ng aircon, hindi kaso. Ayan, binubuo na po yung upper ng chinelas na pinattern natin kanina. Ito nga pala yung glue gun. Gamit yung glue stick. Imbis na rugby. Usually ginagamit rugby. Ngayon gagamitin natin glue gun. Ayan. Mas maiksi yung strap dito sa harap. Ito yung mas mahaba. Makikita nyo kung bakit mas maiksi yung strap sa harapan. Ayan, buo na yung isa piraso. Ayan yung pangalawa. Ubuin natin yung tatlong pares para makita nyo kung paano ubuin. Talaga. Ayan. Yung unang nagawa, kaliwa. Ito naman kanan. So ganyan yung style ng pagdikit ngayon. Hindi na rugby. So ayan, tuloy pa rin yung paggawa, pangalawang pares na kaliwa ulit. Ayan. Tatlo yung ginawa kong sample para makita nyo pag maramihan yung ginagawa. So, mas mabilis gawin itong glue gun kaysa sa paragbi kasi ni pag paragbi, mararagbihan pa yung kamay nyo, tapos maglilinis pa kayo ng kamay nyo ulit. Tapos meron din madalas yung rugby, sumusubra-subra sa pahid, magiging madumi yung gawa. So mas malinis kasi gawin, gamitin yung glue stick, glue gun. Medyo maingay ating mga aso dahil may tayo bisita. Yan. Pangatlong pares na po itong ating ginagawa.
Ayan. Last. Last ating upper making. Tapos na natin yung tatlong pares sa upper. Ang gagawin naman natin ngayon ulit, tatahiin ulit. Ah, sige. Oh, gusto mo pa-pick up ko? Tika muna. Ah, after lunch so, na lang. Mga ginamit natin ulit, glue gun, glue stick. Ah, 130 na. Martilyo. Okay, salamat. Saka yung mga strap natin na ginupit. Okay. Tatayin naman ngayon yung pinaka-final na tayo pag itong pampatibay nitong ating sampol. Yung makin ang ginamit kanina, zigzag machine ang tawag dito. Ito namang sunod na makin na straight lang siya. Flatbed na straight. Pero kung mapansin nyo, meron siyang ruler. Kumbaga, in-upgrade na siya para sa pang chinelas talaga. Kasi kung bibili nyo yung machine, usually yung naka meron siyang paa pang apparel, pang tela. Pagka chinelas, makapal kasi yung daon ng chinelas. Kailangan niya to ruler. Bali yung tinatay natin straight na lang siya para kwadrado o square, kasi kung napansin nyo kanina meron na siyang zigzag sa gitna, hindi na masyadong delikado yung magbitaw. Yung iba kasing mga gawaan, ginagawa pa nilang zigzag din pati yung pang dugtong, ay pati pang sa iba, ginagawa pa rin nilang zigzag yung pang finish nitong kwadrado na to. Para sa akin, hindi na kailangan kasi meron na tayong ginawang zigzag sa gitna kanina. So, para lang mas suabe, mas maganda, so square na lang tinay natin dito. Hindi na siya masyadong delikado. Sobra-sobra na yung tibay na gawa natin para bumitaw pa siya. Kung natatandaan nyo, pinunog na rin natin yung magkabilang dulo para makadikit na siya, hindi pa natatahe. Tapos sinigsag pa natin yung pinakadugtungan. Tapos ngayon naman, pinatay natin yung ibabaw para pinaka-final na pangkabit. Yeah.
Ayan. Last na ulit. Nagtapos na yung ating upper making. Ngayon naman, kikinisin natin. Tatanggalin yung mga sobra-sobra. Primer. Ayan po. Katulad yung ginagamit natin ngayon ng pang dispatch sa usually trimmer, kaya lang para yung dulo ng sinulid na maputol mag di siya magtastas, kaya sinusunog na rin natin para hindi siya unti-unting tatanggal. Pagka gupit lang kasi mag-i-murmul yung dulo hanggang unti-unting matatanggal din. Kaya pasunog. Usually pasunog yung ginagamit nating paraan ng mga pagputol. Ito pag-dispatcha ng mga sinulid, pasunog din. Tapos na ating paggawa ng upper. Ito yung final touch sa paggawa ng upper. Kamit na ipapakita sa inyo yung pagkabit na nito sa chinelas mismo. Sige. Ayan. Puputuloy naman natin ngayon yung apakan. Bale, hindi ko na napakita sa inyo yung napakita ko sa inyo kanina yung paggawa ng pattern ng apakan. Tapos, gumawa din kami ng kopya nito na dinikit sa yero para sa pagkakat. Kasi yung karton lang, kung gagamitin nyo sa pagkakat, pwedeng maputol yung karton o hindi masundan mabuti yung karton. Pwede rin naman paguhit lang ng lapis o silver pen, pero mas accurate kasi kung pa-cutter. So ganyan yung ginagawa namin. Yan. So yan, nagupit na siya. Yung cutter nga palang gamit namin ito iba. Pasadya talaga. So ibang hindi kami marunong gumawa ng ano yan. Ang cutter na sinorder namin yan buo. Kahit anong cutter pwede naman yung gamitin kung mas mapuputol siya ng maayos. Yan. So, nasa inyo na yan kung paano kayo gagawa ng pasadya na cutter na magagamit para kung maramihan. Kung pa isa-isa lang naman, pwes yung cutter lang na nabibili sa National Bookstore, yung malaki, pwede na. Kaya lang sa amin, kinurtihan pa namin. Actually, ang bahala ng cutter namin, yun ding nabibili sa National Bookstore. Nilagyan lang ng korte para madali siya hilain kumpara doon sa 5 square lang na bahala ng cutter. Yan. Nagupit na siya ng pangalawang pares. Kung mapansin nyo, black yung ginamit namin ngayon na apakan dahil naubusan kami ng dikulay.
para lang makumpleto yung presentation natin. So black, meron naman mga tao na gusto black. Usually black pagka lalaki yung mga umo-order, black yung ginagamit nila. Italian. Talian mo, Andy. Yan, pang natlong pares na. Yung ito nga palang nabibili natin na guma, may sadyang may design siya. May nabibili nito kay Eng na guma sa materials nandito sa Marikina. Gupit-gupit na ng isang pares, ganyan. Meron na siyang design. Usually kasi yung guma na available, yung isang buuan lang. Plastic lang, hindi meron kayo? Kuya, pwede lang yung plastic na. Yan, tapos niya lang. So, ngayon papakita natin yung cutter. Ito muna ang ano. So, yung padron. Yan. Dinikit sa yero na plain DI sheet. Para medyo matigas siya. Yan. Yung cutter. So, yun yung cutter. Yung bala nito. Yan na, ubot yun. Dito yan. Magaling na yan. Ito yung napagbili. Ayan yung bala ng cutter. Ito yung tatak nga pala. SDI. Ito kasi yung matigas na klase ng cutter. So yan yung bala. Pinuputo lang namin siya ng tatlo. Ano? So dalawa lang yung cast siya. Tapos sinukurti namin sa mullion. So yan yun. Ayan. Inukorte yan lang sa mullion para madali siyang hilain tsaka inahasa na lang. So yan yung diskarte sa cutter. So ngayon ang sunod natin, papakita naman sa inyo yung paglagay ng marking. Yung markingan mga angilo yung ano. Markingan natin yung kinat na apakan. Sigur ka dyan? Dito yan. Dito yan. Size 7. Yan 6 na. Adjust nyo lang. Sa ano pantas dulo. So, yan yung ginawa nating pattern. Ayan pala yung existing ko. Pero yung ginawa ko kanina, pwede rin yung gamitin. Ganun lang gawin nyo. Ayan, markingan na siya. Pagka-marking, bubutasan naman. Usually, yung ano, yung dito sa amin, dahil medyo maramihan yung ginagawa namin. Lahat ito, meron na itong talim na pag pinadlock o pag kinat sa cutting machine, meron na siyang reading butas. Pero, pinapakita ko sa inyo yung manumanong paggawa ng pattern. Okay. So, gagawin naman natin ngayon yung pagbubutas. Ayan ito.
pagbubutas naman ng ano lang apakan yung ating gagawin. Sige. Yan. Yung ating mga patungan na para sa tinagal ng panahon ng nadidikitan ng rugby. Kaya medyo ganyan madami siya tingnan. So, meron tayong mga nabibili na puncher na na siya. Rectangular na yung butas niya. Yan. Meron mga nabibili sa Marikina na ganun. Hindi siya blade lang. Rectangular niya. Meron ding puncher na bilog. Meron din na nabibili na puncher na blade lang. So, ipaiwa lang. Yan nga pala yung mga iba-ibang din ating design na ginagawa. Yeah. Pagka tapos butasan, may parte na kailangan siya lihain. So, ito yung ating lihaan. Kailangan gasgasin para ready siya sa rugby. Apply naman natin sa kanya pagkatapos lihain primer. Ito yung primer na ginagamit natin. Makikita nyo ito sa ibang video ko kung ano yung klaseng primer, pero pakita ko na rin sa inyo. Ayan, 320A ABA primer. Kailangan merong ABA primer para sakto siya na siya yung ginagamit talaga sa goma ABA. Panguskos. Kailangan mabasa siyang mabuti para matanggal yung mga oil sa goma. Ito yung pagka marami na yung ginagawa nyo pambenta, kailangan nyo ito para siguradong matibay para dumikit mabuti yung pandikit. Pero sa paisa-isa lang o kaya kung wala kayong, kung nasa malayo kayong lugar at ang walang available dyan na pang lason, kahit yung thinner lang pwede na yan pang lason. Kung di naman, importante magasgas lang, pinaka at least na magawa nyo kung walang lason, magasgas. Pero siyempre kung bibenta nyo, kailangan nyo maghanap ng kahit thinner, pwede na yan pang lason dyan. Sulot niya na. Siyempre, mahirap magsulot niyan. Hindi pwedeng kamay lang. Kung sa isang pares, pwede na. Pero pag marami yan, kailangan nyo ng pako na pinutol para pang
Pakita mo nga ito yun. Ayan. Tako lang po yan na pinotol. Para pag marami yan, hindi masakit sa kamay. Kasi kung kamay lahat masakit, hindi kayo makakarami. Yun. Pansin nyo, medyo mabilis yung kilos dahil sanay na siya magawa ng kinilos. Kaya nga tatlo din pinagawa ko para kitang-kita nyo talaga. Yan. Ngayon nasulot na siya. Lagyan siya. Tuloy na natin ang ilaw. Tuloy na. Hindi, pahay. Hanggang pahay. May pagkain ka na ba? Pinuputol niya po ngayon yung mga gagamiting pampatibay. Naman yung rugby. 409 po yung ating gamit na rugby. Kailangan yung mga ganong lata na paglalagyan ng rugby bago magawa. So, ayan. Papahira na siya ng first coating. May second coating pa yun mamaya. So, ngayon, ginagamitan natin ng first coating. Lahat na para kasama na rin siya yung pahid ng paglalapat. Usually, ang ginagawa nila, yung mismong tapat lang ng paglalapatan yung pinapairan. Pero dito sa amin, dahil nga may dalawang coating kami, sinasama na namin yung buo. Yan. So, habang pinapatuyo, nilalagayan na rin ng barat o yung plastic plate, pampatibay. Marami na akong video na managawa ng mga paglapat. Kaya lang ngayon, kinumpleto ko na isang buo para hindi na kayo mahirapan maghanap ng hiwa-hiwalay. So, yan yung ano, yung sinasaw-saw yung ano, yung barat, yung play dito sa rugby bago ikalagay doon. So, sabay na siyang matutuyo. Tapos mamaya, tsaka naman siya ilalapat. Ito yung ating pagpapahid. Dati, nung dumating ako dito sa Marikina, ang ginagamit panay-daliri sa pagpapahid. Hanggang dumating yung German technology na brush ang tinuro. So, lumalabas, mas maganda yung brush kasi yung kamay natin minsan pawis. So, naghahalo pa siya sa chemical. Tsaka, abala din siya kasi pagkatapos magpahid, magtatanggal ng rugby sa kamay. So dito, mas safe na rin tayo dito na walang dumi yung gumagawa. Tsaka wala ring pawis na napupunta na sasama dun sa rugby. So yan po yung bagong diskarte ng pag... Kahit anong brush naman pwede. Ito na, nabibili ng brush na pang pahid talaga sa rugby kasi nga, yun na yung bagong discarded technique dito sa Marikina. Pero kahit anong brush, pwede naman po gamitin. Nga lang, siyempre, pagka ginamit na sa rugby, huwag nang gagamitin ng tao yung brush. Yun.
So ganyan lang kabilis yung paggagawa ng ano, ng tsinelas. Kaya kahit sino pwede gumawa. Meron kasi pong mga nag-chat sa akin na naghahanap ng complete tutorial. Kasi kadalasan mga video ko panay bitin. So ngayon, sikapin natin yung mga video panay buo. Yun. So tapos na natin yung pagpapahid ng rugby. First coating yan. So yan, patuyuin lang natin ng konti yung paglalapat naman. Ayan, makikita nyo naman kung ayan yung paglalapat ng tsinelas. Ayan, gamit yung hulma, kailangan meron goma sa likod para hindi gumagalaw habang nilalapat. So, ayan po yung gamit ng button kanina na mahaba. Ayan po yung gamit ng pasobra sa harapan. Tapos doon naman yung gamit ng pasobra sa harapan. Kailangan nag-abot-abot sila lahat para matahe. Puputulin natin yung sobra. Ayan. Tapos iaangat yung dulo para matahe. Ayan. Ready na siya para sa tahe. So tingnan na, panoorin na rin natin yung iba pang nilalapat. Ganyan lang po ginagawa namin na diskarte sa paglalapat. Saktong-sakto yung ating pattern, halos ang sumusobra lang yung foam na sinulot natin. Ang ilo, di ba sobra yung ano? Ito. Baka pag pupiting ka na. Magbawasan. Baka pagliha kasi baka dulo na mag ano ng angat. Ganto po yung itsura. Ayan, makitang-kita nyo, ganda-ganda ng ayos. So isa sa mga kailangan din ingatan pag naglalapat, kailangan malinis yung kamay, tuyo, hindi siya pawis, para yung natatanda nyo yung kanina na first coating, may rugby na po yung ilalim ng ating ano, mga lete.
meron na siyang rugby. Kung pawis yung kamay, mababasa yung may pahid na yon. So may tendency na maging ano sa problema sa angat. Pero may second coating pa naman po. Okay. Okay na. Tahi. Okay, makikita nyo naman ngayon yung paano tahiin yung ilalim para siguradong matibay yung chinelas. Ito naman, kaya natin tinatahi para maging hindi mahugot. Usually isang sakit sa paggawa sa chinelas yung pag nabasa yung chinelas, nahuhugot yung strap. So sa gagawin natin ngayon, masisiguro natin na hindi siya mahuhugot. Kahit pa ipanligo siya o panglusong sa baha, hindi siya mahuhugot. Kahit sabihin kasi natin matibay yung ating pandikit pagka laging nababasa. So, mababasa yung strap, i-absorb niya hanggang ilalim, unti-unting madudusin yung rugby sa mismong entrada. Pero dahil nakatahi siya, kahit mabasa, hindi siya mahuhugot. Kasi yung pandikit naman natin sa kabuuan, waterproof naman siya. Pero siyempre, sa araw-araw kung lagi nababasa, tendency, buo yung chinelas pero nahuhugot yung strap. Ayan, natahi na natin. Tatanggalin na lang yung mga kabit-kabit. Kailangan natin linisin yung mga sinulid sa gilid para hindi siya makasagabal sa pagtuplak. Pag meron kasi mga sinulid na sobra-sobra, tapos umabot siya hanggang gilid, pagtuplak, yun ang isa sa mga dahilan ng angat. Okay. Ipakita ko sa inyo ngayon yung pagpuputol ng gulong ng truck o gulong ng eroplano. Pero itong gamit po natin, since outdoor sandals tayo, gulong ng truck. Sorry kasi meron gulong ng eroplano o aerosol, ginagamit naman yun sa mga formal shoes o formal sandals. Hindi kailangan ng spike. Wala kasi spike ang aerosol. So tayo, gulong ng truck dahil ano tayo, pang outdoors o pang trekking. So ito po yung gulong ng truck, mga isang haba yan. Tatlong kalating pares na nabubuha na kinalalabasan. Nabibili namin siya ng kanya na na-process na. Patawbin mo nga ito. So yan, yan yung itsura niya. Pag di pa siya nakakapit. Talagang ano, gulong ng truck talaga. Hindi yung sabi ng iba na design lang. So yan, ngayon. Ilihain naman natin yung gagasgasin yung ibabaw ng parte, yung makinis na parte para mas makapit ang rugby. Ito ang aming gasgasan. Kung wala kayong gasgasan sa inyo, pwede naman bumili kayo ng liha sa mga hardware. Tapos, importante lang magastos yung ibabaw para kapitan ang rugby. Pwede na yung mga kaya sa hardware. Okay. Ayan po yung aming ano, lihaan, limakin ng lihaan. Ipakita ko nga pala sa inyo yung ano, ito yung mga nabibili namin na suelas o gulong ng truck, nakatali-tali na siya, nakaprocess na. So ito yung maraming gulong. Ayan. Okay. So ngayon naman, tingnan natin kung paano ang sunod na process pagkatapos siyang gasgasin. So ngayon, meron tayong 310A rubber primer. Ito naman yung primer na ginagamit sa pangsuelas. Kahit anong suelas na pang chinelas, ito yung usually na ginagamit.
Hindi pwede yung kaninang nakita nyo na 320A, pang EBA naman yun, pang goma, si Babaw. So magkaibang materials, magkaibang pang lason o pang primer. So kung wala kayong malayo, importante magasgas. Pero hanggat maaari, malagyan ng primer. Kung wala kayong mabilan dyan sa malayo, sa kung saan man kayong lugar, pwede naman gamitin nyo yung thinner na pang primer. So pagka thinner, pareho na yun. EBA tsaka itong selas, pwede nyo lang gamitan ng thinner, EBA o thinner pareho. Ang importante na nagasgas nyo ng mabuti, tapos malason ng mabuti, tsaka ngayon mapairan. So ngayon papairan natin siya ng first coating din. So, kanina yung mga chinelas nalagyan natin ng first coating, so ito lalagyan naman natin ng first coating din. Papatuyuin nyo lang konti yung primer, tapos tsaka nyo papairan ng first coating. So ito, mayroon kami pinipair ngayon na pang manumano na cutting, tapos meron naman kaming prepare na, meron na kaming naka-prepare na yung napadlock na sa cutting machine para lang makita nyo yung proseso ng manumano. Yan, ito yung mga ano, yung mga wala pang cutting. Ito ngayon yung naman yung kinating na to sa cutting die, kasi meron naman kaming proseso na pang machine. So usually dito sa amin, machine na yung ginagamit talaga. Mga, pero hindi pa siya yung highly automated na mga machine. Karamihan dito, mga ano pa lang naman. Mga mura-mura, mga second hand na recondition na machine. Mahal masyado ang machine na brand new, panggamit sa gawaan. Maabot na, sabi nila, abot ng mga 300,000, kalating million. Sa atin, dahil small time pa lamang naman tayo, mga machine namin dito, mga nilang 15,000, pinakamataas na machine yung 150. Tulad ito, papakita ko sa inyo, yung hindi pa nakakita nito. Ayan, yan, conveyor machine, 100,000 yung bili. Second hand lang. Yung sa dulo na yon, mapansin nyo, yun naman yung press machine. Ano lang yan, 17,000. Okay, ito. So, pakita ko naman sa inyo yung ano, yung paano cutting siya ng machine. Parang pati siya. Para kompleto na rin, ito yung paano naman katin yung ano, gamit ang machine. Kung gusto nyo ng maramihan ng gawa, pwede kayo mag-tundar ng ganito. Meron naman kayong budget at gusto nyo talaga ng business. Ito kasi, hindi ka mapatakot sa pag gupit ng gulong ng truck. So, manumano kasi nakakapagod. Kaya, ito, sa maghapon, tuloy-tuloy lang. Yan yung kabila, tapos babalik ka rin lang yung para yung kabila naman.
medyo lumang klase itong aming machine, kaya minsan hindi siya napuputol, kailangan pa ng cutter para pero pag tuloy-tuloy yung pagputol, na i-set up ko ng maayos. Eh palibasa, isa lang naman itong gagawin natin, kaya iwain na lang yung natirang konti. Pagkano, naiayos naman yung settings ito. So yan, nakita nyo yung paano gamitin yung machine naman. So tutuloy natin yung ating ginagawa. Asa yung mga chinelas? Asa yung mga chinelas? Ay, ito lang. Ayan. Ayan. Ayan, naka-ready na siya. Ang gagawin naman natin ngayon, ano, second coating na po nung chinelas, kasi tapos na tayo kanina ng first coating, na ilapat na. Yung first coating kasama na sa paglapat. Tapos ngayon, second coating na. Ito na yung pang-final na pahid. Ayan, makikita niya na pinipairan ulit siya ng gamit ang brush, toothbrush, o ngayon, shoe brush. Yung gamit namin na pandikit, yun pa rin, yung 409. Marami po tayong mga videos doon, dito sa YouTube na, YouTube, okay, sa Facebook. Yung mga pandikit na ginamit, yung primer na ginamit, iwaiwalay siya. Ganun din yung liha. Tapos yung CA, yung ginagamit natin na pang retouch. Kompleto po tayo ng mga video. Ito nga lang isang video, isang buong haba. Pero yung mga details, meron po tayong kanya-kanyang iwalay na video para sa mga details. Ayan. Yung isa na second coating na rin yan. Di pa? Ayan. So, second coating na. Second coating na ng lahat. So, dun sa mga video, di ko sinabi kung ilang minutes yung ano, yung antayin para papatuyo. Ngayon sabihin ko sa inyo na kailangan nito ng 15 to 20 minutes na curing time bago siya pwede pagdikitin. Yun yung tamang timing ng pagpapatuyo. So kung normal yung panahon yun, pero pagka maulan, so, kailangan siyang habaan ng konti yung pagpapatuyo. Mas maganda kung mayroon kayong heater para ma-heater siya, kasi pag maulan natutuyo na yung babaw pero yung loob. Yan pa rin yung pang second coating pa rin yung ating ginagawa. Yun. So antayin natin yung 15 to 20 minutes na pagpapatuyo bago tayo magdikit. So okay. Toto-flock naman po tayo ngayon ng mga nilapat natin kanina.
So, nakalipas ang 20 minutes. Tuyo na siya. Pero dahil medyo malamig yung panahon, o kahit hindi man, regular natin ginagamitan siya ng heater o heat gun. Okay? Ayan. Lubuga natin siya. Yung pantya natin na init na tamantama para maluto lang. Umas, manariwa lang yung ano, yung rugby. Tapos, saka siya itutuplak. So, ang tuplak natin ngayon, kunting angat sa nguso lang. Halos flat. So, ang babae kasi itong ginagawa natin. So, hindi natin kailangan ng alon-alon. So, ito yung ginawa natin, yung pamanumano. Walang talim. So, ano lang siya. Tinuplak lang sa kwadrado na gulong. Patalik ko rin mga angloti niya. Yan, yan yung gulong pa rin. Sige. So, ganyan lang muna sa umpisa. Pagka hindi na walang pattern. So, mas pinili ko na na ituplak siya ng ganyan na kwadrado lang kaysa yung cutting siya ng manumano halimbawa. Mahirap kasi yung walang sinusundan. So pag dyan, magamitan nyo mamaya ng beta para tapyasin yung sobra na yan. Yun. Ganyan lang po ka simple yung yun. Tapos na yung kampare. Ito naman yung may ready-made na pattern na, na pinakita ko sa inyo kanina, pinadlock. Yan. Kahit may second coating siya, kailangan pa rin siyang initan ng heat gun para manariwa yung rugby. Pero yun, kung may heat gun kayo, kung wala, kahit blower o mainit na blower, para lang mainit, parang maano yung rugby na magising. Pero hindi naman, pwede naman nun, basta after 15 to 20 minutes na patuyo, tama-tama na rin. Mas maganda pagka maganda pa na, maganda tuyo. Pero pagka maulan, medyo mahirap ang ano, kailangan pahabaan pa ng konti yung pagkapatuyo. Meron mga palang iba-ibang klase ang rugby o pandikit. Merong tinatawag sila na 405. Yung 405 binagmamalaki nila ng magandang pandikit. Pero hindi po yung nagiging maganda kung walang halo. So merong chemical na pandikit din na mas concentrated na inahalo doon para mas maging matibay siya. Tapos ang isang problema sa 405, kung yun ang gagamitin nyo, napakadaling matuyo. Kung isang pares lang ang gagawin nyo, walang problema. Pero kung gagawa kayo ng isang dosena, masasayangan kayo ng rugby dahil bago nyo maituplak yung pang 12, tigang na. O tigang or sobrang tuyo na na, kumbaga, expired na yung timing. May tamang timing lang yung pagdikit ng rugby. Yan. So, isa na lang sa ating sample na tatlong pares. Ito po yung ano ng video natin na kumpleto, step by step para tutorial. Yun. Ayan. Ngayon, magawin natin, ipipress natin. Ito yung ating press machine. Mapakita natin paano operate, ha. Yun, so, pindutin nyo. Nakasaksak na po yun dati. So, pindot, andar. Ayan. Ipipress na yung ano, pinelas. So, yan ang bagong diskarte na hindi kailangan ng martilyo. Yun.
sa ating paraan mamartilyo, and hindi sigurado kung nakukok lahat dito sa bagong ano press machine. Talagang walang takas, lahat na press. So yun, pang chinelas lang po yung press na, dahil hindi naman pwede ito gamitin sa sapatos. Ngayon naman ang gagawin natin ay yung ginawa natin na pamanual ng pagputol ng ano trailers. Meron tayong tinuplak na gamit ang ready-made na cutting die. Ito naman ngayon yung mano-mano. Ingat lang sa pagputol. So ayan, pamano-manong style ng pag kakat. Medyo mahirap, pero kung wala pa kayong cutting die, so mas maganda talaga pala ang ilong may apron, ano. Yari yung paa mo. Pag ano nga, mag-untay tayo ng apron. Ganyan na dali yung paa mo? Oo. Kapag may apron pala. Para huwag mo ilagay sa paa mo. Para mapagalitan pa ako dito sa video na to. Yan. Ingat-ingat lang. Kung mayroong apron kahit pa paano lalampas, ano. Ang ganda apron, ano. Yung kaya yung iba yung ano, yung pantalo na maong. Binubukas nila latag sa ibabaw ng paa. So kung yung gagamit, ingat lang, oh, kasi delikado. Talas yung ating beta kung tawagin namin ito. Tapos siyempre minsan dumudulas. Okay, yan, tapos na yung ating, meron ba yung konting sugra, yung mga pinapadlak pala, may konti-konti ding sugra. Para paglilihain, konti na lang yung tatanggalin. Ganun lang ka dali titingnan yung paggawa ng chinelas, pero depende sa ano yung iba talaga nadadalian. Pero siyempre sa umpisa matagal yan gawin. Kung napansin nyo, mahigit isang oras o alas dalawang oras bago mula pag pattern hanggang mabuo yung isang chinelas. Hindi naman pala, tatlo lang itong ginawa natin, pero kung marami yan, halos ganun din, kasi isang buong kilos. Kaya pagka mid to order, medyo mahal yung singi lang, kasi pa isa-isa yung trabaho, isa-isa yung salang, iba-iba yung tsura, matagal talaga. So yan, tapos na natin yung proseso ng paglalapat ng chinelas. So ang kasunod na lang nito, yung pagliliha, tapos paglilinis. So, ayan, maraming salamat. Nakikita nyo ngayon yung ginawa natin kanina ng chinelas. Liliha naman. Ayan yung liha na makapal.
number 136 yata yung 100 yung number niya, 99. Actually, meron ako video para dyan sa Lian na yan. So, yung Lian na yan, yan yung nabibili na Lian na mayroong tela sa ilalim. Kasi yung Lian na kapilang ilalim, madaling mapunit. Kaya yan ang ginagamit namin dito. Kailangan yan para magaspang. Kasi pag yung iba, hindi makakinit, hindi makagasgas na maayos. Ito na yung tapos niya. Hindi pa po ito tapos dahil ang lang ito. Wrap. Wrap ko lang muna. Kinitin pa ito. So, tingnan muna natin siya. Kita niyo kung paano niya sihain niyo. Okay na. Rap ang tawag namin dyan pag unang bahagi ng pagkakuntira. Naman tapos niya na i-wrap yung chinelas, ikinis niya naman dito sa pagkinis natin, hindi na ito liha, bato ito na pangliha talaga. Pwede ito ng ganyan na itsura niya. Hindi nga lang pwedeng direkta dyan kasi ano, medyo pino yung pagkabato niya. So, mahirap i-direkta dyan yung goma. Hindi agad na
Pwede rin naman, kaya matagal siya bago makapuntun. Dito, para pampantay lang siya, pampinis talaga ng edge ng chinelas. Inis na. Ayan lang yung link sa Nelas. Makikita nyo nga pa yung ating video para kita nyo talaga kung paano ginagawa. Pwede nyo rin antayin yung oras o paano katagal ang isang baro kung liliha. So dito sa 7 minutes o 8 minutes na yung dalawang pares, pangalawang pares pa lang. Ayan po, bali isang makina, dalawa na yung bola. Actually, pwedeng marami yung nakakabit nitong bola. Kaya lang, hindi rin pwede pagsabay-sabayin. May na naman yung overheat ng makina. So dito dalawa, pwede. Pwede rin tatlo. Itong mga lihaan dito sa gitna, pagka maraming lihaan, ito nililihaan dito pang ano lang, pang kinis ng ibabaw, tsaka yung ibabaw ng kapakan, ibabaw ng suelas bago lasonin o gamit lagyan ng primer. Meron kami dito yung tatlong lihaan. Ito yung isang lihaan, marami dito na nakakabit. Maintain nga pala nung lihaan, pero itong noodle o itik ang tawarin, yan si nilalagay yung brasa. Kailangan kinagrasahan siya para hindi siya magiging maingay, hindi mabasag yung mga bulitas niya. So yan, nasa pangatlong pares na. Thank you.
Actually, ginagamitan siya ng brush. Pagkaraniwan, brush lang o pagpag pagbabrushin. Pero dahil meron naman tayo dito ng ano, compressor, gamitan natin siya ng compressor. Pero sa pangkaniwa, pwede na yung pagpagkakabrush. Sa spray na yan, ano, compressor. Ang buka pang alis ng mga alis. Ayan. Sa. Pwede rin pang buka pang linis ng alikabok nung nagliha. So, ayan, tapos na. Sinagpipa pa kasi sa inyo yung pagano, yung paglinis pa. Makikita nyo naman ngayon yung paglinis. So yan, gamit ang yan, gamit ang kanyang trimmer. So kailangan ng trimmer para magupit yung mga unti-unting ano, sobra-sobra. Ayan, yung minsan yung mga tinelas, makita nyo lalo na yung mga mamurahin, dami pang mga sobra-sobra. So, hindi na nila kasi binibigyan ng pansin yung paggupit-gupit ng ganyan, dahil kung mura talaga yung tinelas, yung lahat ng bagay na makakabilis pinagawa nila. Maski kami man nung mga bago pa kami nagpapagawa ng tinelas, mabilisan lang, pagpag lang. Ngayon, dahil mayroon ng sariling brand, kailangan din pangalagaan dahil medyo may presyo naman yung ating chinelas. Kaya talagang quality yung paglilinis.
Yun, isang piraso na lang. Yan tawag niya ano, trimming, trimming ng mga sobra-sobra. Yun. And tapos na yung pag-trim. Ngayon gagawin niya naman, lalagyan ng ano, tulol o tuopor ano? Tuopor. Yan. So, kuha siya ng tuopor. Ito nga pala, ito yung mga ginagamit nilang tulad nito. Ang laman niya na ano, CA. Para isasaw-saw itong kutsilyo na to para madikitan yung mga maliliit na siwang. Ito po yung CA. Mayroon akong video para dito. So yan. Ayan naman yung tulol o yung 204. Wala na yung lata. Nilipat na niya ang lalagyan. Mayroon din akong video para doon sa chemical na yun na panglinis. Special chemical yan para madaling matanggal yung mga alikabo kahit mga konti-konting pandikit. Tsaka ayan din yung magandang pampahid sa likod para kumintab yung ano, yung ating tire shell o gulong ng truck. Oo. Bakit yung wala tayong baso? Kinis, kinis. Talagay naman. Amat yung mga... Wawa naman siya, Daddy Sancho! Mga baka mga copyright ako sa boses mo. I'm sorry. Bakit ka maka-copyright sa boses mo? Baka nakapatented yung boses mo. Hindi mo. Wala yung baso dito, Daddy. Ayan, ganyan lang po yung ginagawa pag naglilinis. Ang pansin nyo, yung kaibahan. Bakit yung ayan? Ito yung di pa nalagyan. Ayan, pag nalagyan na nangingitim. Ano na po yun, di na po yung nawawala yung ano yun. Gumaganda na yung suela. Pwede pala yun pang ano sa ano no? Saan? Sakyan. O sa gulong? Oo. Kasi tanggal talaga yung alikabok ko. Hindi na siya bumabalik kahit matuyo, di ba? Yun ang ganda na yan. Ganda na, oh. So, yan. Linis natin. Makita nyo yung ano, paglinis. Wala tayong skip ngayon para makita nyo talaga. Kayo na lang mag-skip kung gusto nyo mas mabilis. Ayan, pang tatlong pares na. Ayan, nakita nyo. Wala alikabok. Gumanda yung kulay ng ilalim. Yan po yung resulta ng chemical natin na 204. Greco din yung may gawa. Karaniwan ang gamit ko, Greco po yung may gawa.
Ngayon, tapos niya na gupitan, tapos niya na linisin. So, hanapan niya ngayon ng mga awang kung meron man. Yun yung part ng pagka-quality ng tsinelas. So, pag meron siyang awang, gagamitin niya yung 888 na yan. Pag wala, diretso na tayo, supot. Ganun lang po sa ano, sa mga outdoor sandals, slippers. Wala na masyadong gagamitin pa dyan ng chemical. Diretso na po yan, supot pagka walang angat. So, usually naman po yung angat pagka sa pagka marami masyado yung ginagawa, meron at merong naliligaw na may konti na angat. Pero pagka gantong ano naman, kasi special yung paggawa, medyo madalas wala naman ng angat. So, yan. Wala ka nakikita angat. Wala pong angat. So, yan. Maayos yung ating pagkagawa. Wala tayong angat. So, diyan na po nagtatapos yung pagpa-plastic na lang yung kulang dito. So, di na natin sama yung pagpa-plastic. May plastic ka bandala? Wala. So, diretsyon tayo. May isang pirasong ano dyan. Ikubag mo yung pagka doon meron. Papakita natin kung natapos na talaga. Ayan. So, ayan, tapos na. So, ganyan. Ipapasok na lang natin sa ikubag. Ayun. At yan na po nagtatapos ang ating step by step na live cover, na live na pag-cover ng paggawa ng chinelas. Maraming salamat po. Sana mayroon kayong matutunan.